Hello, good morning. This is Kels UY6 One Stop Shop. Ito, may bago na naman tayong content for today. Yun nga, meron dito dumating si Sir from Taguig. Magpapalit siya ng Racing Prodigy Taiwan at saka Racing Bedan Lining. Saka pulley set nga. Yun, napapakita natin yung pagkakaiba ng stock sa racings. Kung bakit mas ano, mas pinili niyang mag-Prodigy set. So, ito yung motor. Saka ito yung Prodigy set. Na isang palitan na lang ang ginawa niya, bumuni na siya ng Racing Prodigy set. Ito nga, papakita ko. Ito. Tapos ito yung pulley set. Ito yung pulley set. Yan. Dito muna tayo sa bell. Pinagkaiba. Ito kasi is stock. Ang common issue niyan, more on sliding. At saka at the same time, kita nyo po yan. Ayan. Makikita nyo po yung nasa side na yan. Diyan naiipon yung mga dumi. Diyan naiipon yung mga dumi. Ito naman si... Yeah, sobrang plain kasi. Ito naman si Racing Bell. Ayan. Meron siya mga butas. So, dadaan dyan yung mga dumi. Pwede dyan matapon. At saka at the same time dito, tumatalsik yung dumi. Ayan. At saka yun nga, may sariling grip yan. Nakikita nyo yan. Yan yung nagpapakapit doon sa lining. Yan. Ngayon ang kinagandahan yan. Ito kasi, wala lang. Plain lang na madulas. Kaya kita nyo yung guhit. Sliding yan. Nag-i-sliding yung pinaka-lining niya. Ngayon, pagdating naman sa clutch, ito nga. Kita nyo yan. Ayan yung sinasabing dumi. Naiipon lang doon. Masukura dumi. So, ito naman ang racing lining. Okay? Yung racing lining ito, mas mahaba siya compare sa stock. Ayan po. Yun yan, mas mahaba siya kaysa sa stock. Tapos yun, sa racing pulley, ang pinagkaiba, open mo nga. Yan, ang pinagkaiba sa racing pulley, yan, sa stock, ito yung stock niya. Nalinis na actually, nilinisan niya siyempre, pero, ayan, ang pinagkaiba nila, yung lapad. Kung makikita nyo, tingnan nyo po, ito yung stock, diba? Ito yung lapad, papatong sa gitna. Ayan, nakikita nyo po yung pagkakaiba. Mas malapad si racing compare sa stock. Ngayon, mas malaki ang chance na mas sumampa pa. At the same time, ganun din si si drive pace. Ngayon sa ano naman, yun nga mas dapa. Kung makikita nyo dito, kuba pa, di ba? Naka 13.5 to, mas dapa. Kung makikita nyo, yung tangkad niya, ayan ako. Mahirap makita sa video, pero makikita, ayan. Or tanggalin muna rin sa plastic siguro. Para mas makita nila. Oo. Tsaka naka ano to. Naka degree 13.5. Ayan. Makikita nyo po yung pinagkaiba. Ayan. Ito yung ano. Ito yung racings. Tsaka mas magaan siyempre. Compare sa stock. So yun. Pagdating naman sa kalkal sa bola. Lipat natin. Yan nga. Yung stock natin may kantuhan. Kumakanto pa yung bola. So, ito ang sinasabi ko. Ayan. Kumakanto. Ayan, hanggang dyan lang siya, di ba? Kumakanto. Ngayon, ito, ipat natin, itong stock, ay ano, racing, hindi nakakanto yung bola. Ayan, o. Sumasampa na. May rampahan ng bola. Ayan, yun. Laglag na, di ba? Ayun yung mga pagkakaiba niyan. So, yun, gagrasahan lang namin itong torque drive. I-re-refresh namin yung konting grass cap. Tapos yun, sasalpak na namin lahat yan. Sabay-sabay yun. Magpapalitin pala ng center spring. Makikita nyo yung center spring niya. Well, sulit naman na. Malambot na. Kasama naman na sa set nyo ng Prodigy, meron tayong 1,200 RPM na catch spring. Ay, no, center spring. May bushing, may backplate, pulley drive pace, at saka 12 and 13 na bola.
So yun, papalitan namin lahat. tingnan natin maya-maya. Sa sulpak natin. Tapos yun, magtotono tayo ng bola. Kasi hindi ibig sabihin ng nakaset na, yun na yung akma na naset para sa kanya. Kasi depende yan sa timbang nung tao. Tsaka minsan depende rin sa hinihingi nung motor. Ganun yun. Hindi pa pwedeng kunyari bumili ng set, yun na yun. Pagdating sa bola, may trial and error, titimpla-timpla ka pa. Totono ka, kumbaga. So, ayun na nga. Dito nilalagyan natin yung grasa, yung mga groove. Ayan. Tsaka kung maglalagay ko ng grasa, tama lang ha. Huwag sobrang dami. Kasi pag sobrang dami, tendency niyan, tatalsik. Mapupunta sa belt, mag-sliding ka. Punta sa pulley, mapupunta sa torque drive. Kung maglalagay kayo, yung katamtaman lang. Yan. At saka, para makapag-play lang siya na maayos. Yan. Tapos yun, may cover naman yan. Babalik natin yung cover. So, kaya ipi-play-play natin niya. Para maganda yung ano. Ayan na. Yan. Ngayon, naangat baba natin yan. Yan. Ayan na. Nag-spread na yung ano. Ladies' choice. Ay, ladies' choice. Ano? Honeybee. Honeybee. Hindi, yung grasa yun. So, yun. Sasalpak na namin ng ano. Ayan. Taiwan set. Pakita mo, tol. Ayan na. Ayan na. Ayan o. Kompleto na to. Naka-clutch spring. Ayan. Okay. 1,000 pala. 1,000. Okay. 1,000 RPM. So, yan na. Sasalpak na natin. So, yun. Lapit mo na sa ito. Yan. Sinulit na ni Sir eh. Papalitan niya na lahat para isang palitan. Isang labor nga naman. Good choice din, siyempre. Tapos, papatune up din niya yung head. Tag dito. Ayan na. Hinakap. Ayan, nakakapit na natin yung center spring. Alright. Ayan. And, tsaka yung Taiwan Prodigy na lining. Ngayon, i-hand-take nyo muna hanggang sa dulo. Ngayon, kung may tools kayong impact, mas maganda. Pero kung wala, meron din namang mga bibili na tools para makapagpakapit kayo ng maayos. Anong sukat ng ano yan? 39. Para dun sa lock ng torque drive lining. Oo. So, 39. Number 39 ang bibili nyo yung socket. Yan. Gagamitan natin ng impact. Ang mga diskarte yan, napakan nyo para hindi wala o. Alright. Tapos yun, punas-punas pag may time. Tapos yun, ilalagay na yung tag dito. Ang ating racing bell. Ito, ang pipiliin naming bola ngayon sa kanya kasi naka 1,200 RPM siya. So, try muna natin yung straight 13 na bola. Kasi naka 1,200 RPM na center eh. Saka ano, baka mahirapang, baka puro RPM ang mangyari. Testing muna natin ngayon. Pag hindi, tono pa rin. Tono pa tayo ng bola. Ayan. Kinakapit na yung bola. Yan. Learn. Siyempre, ang backplate, nakabit na rin. And may, so, yun ah, nakakabit na yung pulley, ay backplate. Yun. Tapos, para na rin sa mga baguhan na gusto magkabit, yan, siyempre, kakabit mo na yung bushing. Oh,
Konti lang, ah. Okay. Tapos, yun na, kinabit na. Yan yung tamang pagkabit. Oh, salpak pala. O, oh, pagsalpak. O, oh, yan na, di ba? Ngayon, ininext mo na ang... Yan na. Pakita mo muna ito, anong brand yan? Yan. Kung gagamit kayo, ang advice namin, Bando Japan Belt ang gagamitin nyo. Oo. Bando Japan Belt ang gagamitin nyo. Para mas quality kasi, mas ma, ano, mas matibay. Sa totoo lang. Ayan. Nakabit na. Ah, okay. So yun ah. Sasalpak na yung racing dry paste. Kaya nakikita naman. Malinaw naman sa video, no? Tapos yun, pag, make sure ha, pag magkakabit kayo ng pulley, i-hand tight nyo. Pag hindi pumasok agad, huwag nyo ipipilit. Kasi si gunyal yan, medyo sensitive part. Minsan kasi iba, pag ano, matigas, pinipilit pa rin. Huwag nyo ipipilit. I-make sure i-hand tight nyo. Hand tight nyo ngayon. Pag na-hand tight nyo ng ganyan, ibig sabihin, napasok nyo na yung pull thread. Pwede na. Pwede nyo i-gamitan ng impact para hindi mag-loss thread na. Okay. So, yan na. Basta make sure nyo ha, untight muna. Pag hindi kaya, i-untight, huwag nyo. Okay. So, yun, isalpak na ang bundle belt, racing pulley drive set. Dito, lining and bell. Yun, ito naman. Pagkakabit ng, ayan, papunasan muna, medyo may dumi. Siguro, yan. Pagkakabit naman ng cake. Yan, yan magkakasama talaga yan. So, dapat, naituro ko naman na to sa, dun sa ibang video. So, please subscribe na lang para naka-indicate naman dun kung ano eh, pagkakabit ng cake yun. Nandun yung video, paano ano, yung mga gatla-gatla, ganyan. Yun ang unang lalagay, bushing, syempre. Yun, isa rin sa mga dahilan yan, minsan kumakapyos, hindi nyo napapansin, pasag na yung pinaka-bushing na nakasalpak dito. Yun, salpak mo. Tapos next yung pamaypay, basta naiano ko na yun dun eh. May mga gatla yan, yung arrow, ng dun sa ano. Yan. Ito pala. Diba? Yung arrow dito, papunta sa pinion gear dito, sa sigunyal side. Tapos yung gatla, na bilog, ito, yan, yan. Diyan yung itatapat yung mismong pamaypay. Yung gatla rin ng pamaypay. Pakita mo nga yung gatla, tol. Para isang pakitaan na nga lang sa video. Basta gatla yung posisyon yan. Ikot mo konti. Ikot mo. Ito ako sa saglit. Ayan, ganyan yung posisyon niya. Ito, ayusin mo. Ganyan ang tamang posisyon yung arrow, papunta dito. Nakikita niya, ito yung sinasabi ko na visible yung gatla niya. Ayan, ito, itong gatla na ito, may guhit, di ba? Lari pa pakit ako. Ayan, yung guhit. Tapos, nakikita niya yung bilog. Ito, itong bilog na yan, no? Visible naman. Yan, yan. Pagtatapatin nyo yung dalawang yan. Okay. Tapos yun, may mga guide naman yan sa dito sa mismong engine. Doon may papasok yung mismong titi na nakatusok na pala. Yan. Punasan mo yan, sobra. Dami. Yun, sa salpak yan eh.
Yan nga, mga diskarte, tignan nyo. Yung spring kasi, iaangat nyo yan. Ito-turn nyo, papunta dun sa pinaka, makikita nyo. Yan. Pipilitin nyo makarating yan dun. Ingat ha, pumipitik yan. Pumipitik yan yung spring na yan. Ingat kayo. Ayun. Gaya. Yan lang. Minsan kasi sa panonood, minsan gala mo, ang dali tignan eh. Yung binatawag na talent fee. Binabayaran mo. Medyo, pag hindi ka sana yan. Tapos, yung spring kasi, pinatatama natin dito. Tigas pa ng spring niya. Actually, itong ano na to, virgin to eh. Ngayon pala nabuksan. Oo. Hindi masyadong laspag. Ayan yung spring, oh. Tutulak mo yan. Yun! Diba? Tapos, lalagyan mo ng may wagang lock. Yan. Lalagyan mo ng lock. Ganyan ang posisyon. Nilalagyan ng lock. Bakit nilalagyan ng lock? Para hindi umahon yung spring. Para hindi matanggal. So yun, gagamit ka ng 8mm na ano? Yan. Cover niya yan. Para hindi umalsa yung lock. Yan eh. So, ganyan ang posisyon. Nakikita niya naman, no? Okay. So, ito na. Ang next na ilagay-lagay na natin. So, yun na. I-start na ni sir. Papa-anoin muna natin yung belt. Ayan. Ayan, oh. Naka-racing code yun. So, yun na. Naikabit na lahat. Lahat ng pinagtanggalan niya. Siyempre. Ang rolls ko dito, lahat ang tinanggal. Kung ano yung sa'yo, uuwi mo. So, yun. Head tuning na lang. Tune up natin yung head. Balcony lines. Yun na. And ready to go. Alright.